Ayan, isang magandang araw ulit sa ating mga viewers at subscribers na tumatangkilik sa Recontech Channel. Ayan, meron tayong customer na isang stand pan. Ayan, stand pan po yan. Ayan, na ang pangalan o model ng kanyang stand pan ay Wisdom Man. Ang size ay 16 inches. Wattage ay 50 watts. Na ang issues ay dead set as per feedback ng customer. Ayan. Kaya antabayanan nyo to mga guys at mga newbie na sumusubaybay sa Recontech Channel. Sama-sama natin alamin kung ano ang sira nito. Kaya umpisa na natin ang pagbabaklas. Yung LEC naman, pagbabaklas dyan ay may nakalagay naman dito guys na instruction o sa mga newbie, ayan, loosen, pakanan daw. Ang tighten ay pakaliwa. Maganito ang loosen, ayan. Ayan, tapos push mo lang, tanggal mo na. Tapos next, hindi natin na ipakita sa inyo na pre-wheel siya. Balik lang natin guys. Ayan, pre-wheel yan. Ayan, oh. Pre-wheel siya pero hindi naman siya naikot. Kahit i-plug in mo o isaksak mo, hindi rin siya naikot kasi dead set siya. Ngayon, ang second step dyan ay i-measure natin mamaya yung motor. So, proceed muna tayo sa pagbabaklas, guys. Ayan. Malapit na. Then, tanggalin natin dito sa gitna dito para convenient tayo. Ayan na. Tapos, ipahiga natin dito sa ating working table. Ayan, dyan naman tayo. Ngayon, kukuha tayo ng multimeter. Ito, ang ating multimeter. Ayan. Lagay natin sa resistance. Ayan. Kita ba? Share natin yan. Yon, kita. Ito yung ating plug. Ito ay basic na ginagawa ni Recontech. Sa mga newbie na nag-uumpisa pa lang, newbie nga eh. Ayan. At saka dun sa mga natuto dito sa Recontech Channel, ay good job sa inyo. At totoo yung mga itinuturo ni Recontech. Ayan po, naka-resistance tayo. Tapos ito yung plug. Ayan. Tapos pindutin natin yung 1. Kaya 1. Meron ba tayong maririd? Ay, napakataas po ng kanyang reading. Mega ohms na po yan. So ibig sabihin, may problema po yung motor. Yan ang antabayanan ng lahat. Wow! Na nanonood ngayon sa Recontech Channel kung paano natin itakel ang ganitong problema. Tapos number 2, open. Number 3, open. Naka over limit na po tayo. Off. Tapos balik tayo sa 3. Wala. Balik tayo sa 2. Wala din. Off. Balik tayo sa 1. Ayan, natuluyan ng wala. Ayan, natuluyan na pong wala. Okay, ipagpatuloy natin ang pagkakalas. Close up lang, hindi natin baguhin yung settings kasi para makita ng bawat isa. Ayan na, silipin lang natin. Wala naman, pwede yan hilahin kung wala. Ayan, natanggal na. Tapos ito, cover sa harap.
Ayan. Habang binabaklas natin yung mga tornilyo, ay chances naman ni Recontec dahil ngayon lang tayo uli nakagawa ng electric pan muli. Kaya shout out na natin yung mga ating mga subscribers na nagpapa-shout out pagkakataon niya na to. At sa mga hindi ko pa na-shout out recently ay chances na nyo ito. Bigyan nyo ako ng pagkakataong i-shout out ko kayo. Ayan. Yan ang mga sumusunod. Okay, wala pong tornilyo sa likod, kundi dito lang talaga sa harapan dito. Kaya wala kang choice. Kailangan nyo bang ituro ito? Ayan. Itutulak mo to palabas, lock, tapos push mo yon pababa. Then saka mo siya hilahin naman. Yun ang technique dito. Yun. Kita nyo yan guys. Kailangan lang tanggalin mo yung pinakaharang. Tapos yun. Tuloy-tuloy na yan. Ititikwas mo lang ito. Nakaharang dito. Yan. Yan. Ititikwas mo lang palabas. Pag ganon. Tapos saka mo naman sikwatin sa likod. Yun oh. Narinig nyo ba yun? Kaya unti-unti na siyang natanggal. Yan. Kabila naman. Ayan. Yun lang sisikwatin yung ilalim. Ayan. Ayan. Tapos sikwatin sa likod. Ayan. Sikwat sa likod. Ayan. Tanggal. Ayan. Sikwat uli. Ayan. Tanggal na guys. May sikreto ba dyan? Wala po. Wala tayong nakikita ang sikreto. Ayan, tanggal na siya. Ayan. Okay. Ayan na. Nahubaran na natin guys. Yahoo! At mukhang nagpalit na rin ng kapasitor dati. Ayan. Ating alamin kung bakit yung measurement ng motor ay hindi stable. Next. Tanggalin natin ang kapasitor to para matanggal natin yung gearbox. Medyo challenge ito kay Recontec kasi ang reading niya ay mega ohms. Abnormal po sa electric pan pag nakakapag-read tayo ng mega ohms. Ayan. Dito naman tayo sa swing arm na laging ginagawa ni Recontec ay sa swing arm. Galin natin. Kung mapaghihiwalay natin yung leeg guys dito ay mas maganda para komportable yung ating pagkilos. Ayan. Na po para komportable yung ating paggalaw. Yan. Next, anong gagawin natin ay bubuksan natin yung motor. Okay. Yan guys, mabubuksan na natin yung motor. Yan.
Tanggalin muna natin yung gearbox. Yan, gearbox. Wala tayong precaution sa gearbox, guys, kasi meron naman yan po kayo, okay? Siyempre, yung hilahan ng knob ay siyempre sa taas yan nakapwesto. Ganun lang po, mga newbie. Sa taas yan nakapwesto. So, hindi kayo malilito. At saka yung kabitan ng swing arm, siyempre nasa baba yon, di ba? Tama. Tama. Okay. Next, yung motor. Paghiwalayin na natin. Maging sa casing ng motor, hindi na tayo maglalagay ng palatandaan kasi yung bukas o open area ay nasa taas lang. Sa likod ay o sa baba ay wala. Okay na? Alright. Tapos, mga newbie, ay huwag po natin basta babaltakin ngayon. Ayan, paganyan yan. Ayan. Okay? Paganyan yan. So, unti-untiin lang natin na hilahin palabas. Kung maari, ay sisikwatin po natin yan. Ayan. Ayan. Okay, yan. Kung ayaw mahila palabas, ay huwag natin pipilitin, syempre. Pero kung kusa naman yan na lumalabas, ay siyempre kusang nalabas. Cha-ching! Ayan, natanggal natin. Kusa naman lumabas. Tapos, yung likod na cover o parts, ay ito na siya. Tanggal naman natin. So, lagay natin dyan. Ayan, na-opera na dati. Ayan, oh. Na-opera na dati. Ito. Okay. Ano kaya ang problema? Alamin natin dito. Ayan. Ano kaya ang problema? Okay. Ayan, tinalian na. Alright. Ngayon, ating operahin. Okay, lalapit ko lang. Ayan. Ayan, para maliwanag ito, ikakating na natin itong mga to para malaman natin kung bakit mataas ang reading. Ano kaya ang mayroon? Mataas ang reading. Ayan na. Ingat lang tayo kung mayroon tayong mapatid. Okay, guys. Ayan. Kung bakit mataas ang reading, malaman natin yan. Ayan. Kita ba? More lapit. Ayan. Lapakalapit na yan. Guys, bakit mataas ang reading? Ibig sabihin, kung mataas ang reading mula sa ating multimeter ay okay ang thermal fuse nito. Kaya, ito na yung thermal fuse. Nagpakita na, guys. Ito kaya wire na to. Anong problema? So far ay may connection naman. Okay, may connection. Okay. 1.5 ang capacitor. Next. Watch mga guys, operation begin. Ino-opera ko na siya. Konting ingat lang tayo. Kita ba? Ayan, kita. Gusto ko kasi makita nyo na paano natin siya inoopera. Ingat lang na mabaltak. Ayan. Ayan. Diba? Nahila ko siya. Na maayos naman. Next. Yung kabila naman.
Yun. Tanggal ko na. Next. Yung isa naman. Yun, tanggal ko din. So, magkakahiwalay na sila, guys. Oops, nawala sa video. Ayan. Ngayon, kailangan natin gawin dyan ay ating buksan para makita natin yung loob. Paano natin mabubuksan? Atin lang pipitpitin yan para ano. Ito yung isang paanang fuse, ito yon. Tapos yung kabila ay nandito naman. Ito ang isang paanang fuse, guys. Ito yung isang pa dito atin nang okay, ating testerin mga guys. Ayan, lagay natin sa continuity yung may beeping na lang. Ayon, pakinig ba? Ayan, pakinig ang beeping. Beeping lang po ang kaya natin i-share dyan. Ayan. Ito yung isang paanang fuse. Ito. Tapos, tingnan natin yung kabila. Ay, wala. Wala. Wala akong masundot at wala akong marinig na tunog. Alamin natin, guys. Alamin natin, wait lang. Alamin natin. Okay. Ayan na. May nakita na akong isa na problema. Okay. Be careful lang o cautious pagka ganito, guys. So ito yung isang paa ng thermal fuse. Hanapin ko yung isa. Ayun. Ay, mayroon. So, yung thermal fuse, guys, ay buo naman. Pero, wala tayong ma-read kanina na magandang measurement. Sa 1 pa lang ay meg na yung ating na-measure. So, abnormal po yung ganun. Bakit kaya? So, ating hanapin ang nagdahilan. Ating hanapin. Oh! Apo, bibidyo pa ako. Sorry po. Ating hanapin, guys, kung anong nagdahilan, kung bakit siya ayaw umikot. So, ayan. Kailangan natin ng magnifying glass para makita natin kung bakit hindi na siya umiikot. May putol na wire, guys. Ayun, oh. Meron tayong nakita na isa. Ito. Ayan, oh. Yan. Kita ba? Ayan. Nakatago. Teka lang, at pipilitin ko na i-share sa inyo yung kanyang naputol na isang wire. So ito yung naputol, guys, yan. Ayan. Paano na naman i-share ko ito sa inyo?
kailangan natin ng, ayan guys, gusto kong i-share sa inyo na meron tayong putol. Close up ko lang. Hindi ko pa alam kung nasaan ang kadulo. Ayan, sagad na. Ayan po. Putol po yung isang wire ng kulay blue. Hindi ko pa alam kung anong speed yun. Kulay blue. Ayan, share ko sa inyo ito. Ayan po. Kita ba? Oo, yan. Yan ang ating hahanapin. Kaya antabayan na nyo talagang matapos para makita natin ang root cause kung bakit ang taas ng reading. Meg po yung ating reading kanina. Okay, hanapin ko lang. Konting tiyaga. Kailangan dito. Alright, welcome back sa Recontech Channel, guys. Dahil sa tiyaga natin sa paghahanap, ay nakita natin yung isang kaparis nung naputol. Ayan. Muli, share ko uli sa inyo. Ayan. Tapos, sama-sama natin alamin ang result niya mamaya kung pagkatapos natin na siya na madugtong. So, ayan siya. Ayan yung dalawa. Ayan. Kita nyo ba yan, guys? Ayan, magkatabi na sila. Kita ba? So, ayan, guys. Nakita ko yung magkapares. So, malamang ito yon, naputol na yan. Yan. Kita nyo ba? So, ayan, mga newbie. As you can see, ay nakita ko yung kanyang kadugtong. Luckily, nakita natin sa tiyaga. Gumamit tayo ng magnifying glass. Ayan, o. Yan. So, ituloy na natin. Akin lang pagdudugtungin. Then, balikan kayo later kung ano ang measurement na makukuha natin. Okay. Balik tayo sa dating pwesto. Ayan. Ang gagawin natin dyan ay kakayasin natin or either kung ito ay aabot dito sa blue, yung kaputol ay mas maganda. Kaya ating check upin kung aabot ba siya sa dulo. Ayan. Check upin natin kung mahaba ba yung kaputol. Kung mahaba, ay swerte natin. Kung hindi naman, ay sinuswerte pa rin tayo kasi nakita natin. Tama. Ay wala pong chance. Kundi dito na lang po siya talaga madudugtong. Wala pong chance na maihaba natin. Okay? Kaya ang gagawin natin, kukuha tayo ng pwede nating idugtong dyan. Okay. Kukuha tayo ng pwede nating idugtong. Meron tayo nyan eh. So guys, so yan. Kita nyo yan. Dito tayo kukuha. Ito. Okay. Ito ay fuse transformer sa mga electronics power supply, ganon. Kakayasin po natin yung dulo at yung dulo naman doon. Okay, gawin ko muna, guys.
Ayan, nabalatan ko na o nakayas ko na. Gusto kong i-close up uli para sa inyo, mga viewers ko. Ayan, ito siya. Ayan, ating lalagyan ng tingga, guys. Ito na siya. Ayan, pagdudugtungin ko na. Pasensya kung nanginginig. Ayan, para tayo nag-oopera ng bituka. Malakas ang nginig ni Recontech. Ayun, nadikit ko na, guys. Napagdikit ko na. Ayan o. Ayan, guys. O, ayan. Nadugtong na natin. Ayan o. Alright. Ngayon, putulin naman natin dito sa kabilang dulo. Ayan. Para maidugtong naman natin doon sa wire na blue dito. Ayan. Okay, cut ko na. Ayan, nakakuha na tayo ng special wire. Ayan, may shrinkable siya. Tapos idudugtong naman natin yung kabilang dulo dito sa pinagputulan na isa. Ayan, iti-tie up natin ganyan. Tapos saka natin isolda. Kita pa ba? Ayan, ayan, naidugtong ko na dyan. Saka naman natin isolda. Ayan, ayan, meron na siyang tingga. Ang tanong, may connection na kaya? Yun ang ating tanong ng karamihan. Yan ang tanong ng karamihan. Recontech, may connection na kaya? Ang tanong, di ba? So, atin mo nang i-measure. Pwede tayo mag-measure. Buo naman yung ating thermal fuse. Tapos yung naputol na isang piraso ay nakita na natin na idugtong na. Then, ano pa kaya ang posibleng may problema? So, alamin natin. Measure tayo. Measure tayo. Ito ang plug. Layo na natin. Ayan. Ito ang plug. Ito ang plug, guys. Ito ang tester. Ayan ang tester. Ilagay natin sa resistance. Ayan. May resistance na tayo. Ilaw. Ayan. Ngayon, tingnan na natin kung ano ang mami-measure na natin sa 1. Sa 1. Dapat ay unstable pa rin, guys. So, meron pa rin tayo nakikita na problema, guys. Atin pang tingnan yung ibang connection. Hindi pa rin maganda yung reading na nakita natin. Kaya, ka-challenge-challenge to kay Recontech. Ayan, guys. Ating muna din tignan kung ano ang mami-measure natin sa kapasitor. Ayan yung kapasitor niya. Ayan. Ating susukatin kung ano ang resistance o ilagay natin sa nanoparad. Ayan. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. Malinaw ba? Nanoparad. Ito yung kapasitor natin. So, ayan, 641 na lang, guys, yung nami-measure natin. So, kalahati na po nung kalahati na nung value, kasi 1,500 po yan. So, pinaka-accurate nito ay tanggalin natin yung isang connection. Ayan, natanggal ko na. Mas accurate ang reading natin kapag ka wala pong connection yung kabilang wire. So, measure natin uli. Nandun pa rin yung settings natin, nanoparad.
tapos measure natin. So ganun nga po, halos ayan, 640 kalahati na po yung nawawala. Ayan. Kaya palitan natin yan ng 1.5 microfarad. Ito guys yung 1.5. Malinaw ba yan? 1.5. Sukatin natin kung 1.5 nga rin ba yung makukuha natin. Ayan. Kahit magkabaliktad yung ating probe mga guys, ayan o, 1.5 microfarad. Malinaw ba sa inyo? Ayan. So atin na yan ipapalit dito. Ayan. Lagyan lang natin ng tingga muna. Initial. Tapos ito ang ipapalit natin. Ayan. Okay guys, kita ba? Ayan, naidikit na. Ganon din yung kabila. Atin din ididikit. Okay, yan na. Ayan. Ngayon, okay na. Naidikit ko na guys yung both end. Ayan. Ngayon, mag-measure naman tayo sa speed. Subukan natin mag-measure ng speed. Ito. Lagay natin dyan. Tapos, lagay natin sa resistance. Ayan, lagay natin sa resistance. Ayon, mayroon tayong 0.700 ohms. Tapos number 3, mayroon tayong 617 ohms. Ayan. Tapos yung 1, mayroon tayong 875 ohms. Ayan na guys, nagkaroon na tayo ng reading. Sir, recontact din namin makita yung probe mo. Ayan po, ayan. Ayan po yan. So stable na po yung reading niya guys. Ayan guys, dahil nakumpleto na natin yung requirements na kailangan natin ng reading ng bawat speed na nakita nyo naman kanina. Ito at ini-harness ko na siya. Ayan. Tapos nagpalit na rin tayo ng capacitor dahil yung reading na nakukuha natin kanina ay mababa. 600 lang. Ito yon. Ayan, ito yon. May baluktot pa yung kanyang holder. Tapos yung may palit natin na bago, ito, ayan o. Ayan, unat na unat pa. So, ayan yan. Atin lang ikakasama, guys. At sama-sama natin na makita kung ano ang kaganapan o success ba tayo sa ating ginawa. So, ikakasa ko na, guys. Okay lang i-adjust. Dahil ito naman ay hindi naman kailangan ipagdamot ang pagkakasa. Ayan. Meron naman ito. So kailangan lang na nasa taas to wire na to. Ayan. To dahil yung pinaka slot niya diyan ay para hindi siya maipit. Ayan. Ayan. So lagyan lang natin ng screws. Balik natin yung mga screws. Masikip pa siya ngayon. Ayan, lalagyan natin ng mga screw. Salamat ng marami sa inyo sa inyong pagsubaybay sa ating pagkumpuni sa electric pan na ito.
nabanggit ko naman nasa unahan kung ano yung naging issues. So meron tayong nakita na putol na hibla ng winding. Number 1 na winding, kulay blue. Okay. Tapos nung naidugtong na natin ay parang hindi pa rin stable yung reading niya hanggang sa nakapagpalit tayo ng kapasitor. Ayun, nagkaroon na siya ng tamang reading. So ito na akin ng sinasauli. Ayan, malubay na oh. Ayun oh. Mararamdaman nyo naman po yan pag kayo na, ayan oh. May momentum ba? Hindi siya pigil. Okay guys, ang sunod ay swing arm. Lagay natin yung swing arm, ito. Dito yan. Okay. Yan, lagay na. Sir Recontec, yung capacitor mo naka-live pa. Nga naman. Salamat sa pagpuna. Lalagyan natin yan ng insulator, syempre. So, yan na yan. Oh. Okay, guys. Now, ready na tayo sa pag-testing. Mga guys. Nandyan pa ba kayo? Mga viewers na nag-antabay sa ating paggagawa, nandyan pa ba kayo? Ayan, oh. Ayan. Ayan, atin nang testing since complete na yung ating requirements. Ito na, ayan na, atin nang ipa-plug, atin nang ipa-plug, ayon, ayan oh. Next, atin nang testingin number 1, yon, kita mo yung 1, oh 1 1, 2, yun, 3, yun, ayos na guys, ang ating pagtutroubleshoot. Ngayon, atin nang ilalagay sa kanyang kaha. Okay, nag-success ba tayo? Yes, nag-success tayo. Ito na, atin nang ikakasa. Ayan na, tapos, hindi nyo nakita. At ilalagay ang LC. Yan. Lalagay natin yung frame. Okay. Tapos, yung pinaka-frame. Ayan. Ito munang babrasin ng konti. Kita ba? Tapos, yun, nag-lock. Narinig nyo ba? Yun. Yun. Lumagitik na lahat, guys. Then, sa kayong frame naman. Yan. Okay? Kasi wala na tayong pagtutulakan dito kung mauuna tong pinaka-frame. Okay? So, yung mga pinakatakip muna sa hulihan ang inuna natin. Okay? Then, LC. Come to my LSC, 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 LSC. Kita ba? Yun, yun, napaka pre-wheel po. Diba? Pre-wheel siya. Okay, test lock. Counter clock. Counter po, pag ganun. Ayun, lahat. Ito ang plug. Ayan. Paano natin papakita sa inyo ulit? Ayun. Mayroon naman. Ayan. Saksak ko na. Nakasaksak na. Okay, balik tayo. Number 1. Yun, number 1 guys. Wow! Yahoo! Kumana na. Tapos, stop. Number 1 pa lang 'yon.
Paano naman kaya yung number 3? O number 2, yeah, number 2. To. Number 2. Yun. It's gonna be fine, mga guys. Lakas pa. Tapos stop ulit. Ang ganda ng momentum, oh. Ganda ng momentum. Yan ang tinatawag na momentum ni Recontec. Tapos number 3. Ayun. So hanggang dyan na lang ang aking may paglilingkod sa inyo, sa aking mga subscriber at viewers, maging sa mga newbie na nagsubaybay sa ating pagre-repair. Sana ay meron kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Recontec channel para masubaybayan niyo mga ina-upload ko. At para kayo man din ay matuto. Stay safe everyone. Bye-bye.